Hi guys, this is Suraj and welcome to my YouTube channel. Magre-review tayo ng ano, ng fully automatic washing machine na nabili namin sa FC Appliance. Ang brand niya guys is Fuji Denso, nasa likod ko siya, ayan. And check natin guys, baka magustuhan niya siya. Nabili namin siya 2 days ago, hindi pa namin siya nagagamit. Pero ngayon maglalaban na kami, so check natin siya. Buksan natin yung box. Bali yan, fully automatic washing machine siya. Nakalagay dito heavy duty. Ayan, variable water pressure technology. So ibig sabihin daw nun ano, kahit medyo ano lang, hindi ganun kalakas yung ano, yung pressure ng tubig sa ano, sa faucet. Ayan, pwede siya. Hindi katulad ng iba, parang kailangan yata malakas yung ano, yung water pressure. Tapos yun, rust proof siya, plastic body siya. Hindi siya katulad daw ng iba na nangangalawang yung body niya. So, ayan siya guys. Ayan yung ano niya, model niya. Energy saver na daw to. Hindi pa yata to yung ano, yung tinatawag nilang inverter. Pero sabi nila, matipid na sa kuryente to. Ayan siya. So, dito sa bandang likod, dito yung ano niya. Sa akin niya. Ayan. Bali, i-demo siya sa akin, guys. Parang ganito lang daw siyang gamitin. Una, ayan, siyempre, i-on mo siya. Ayun. Okay. Tapos, dito sa bandang, ayan, sa bandang left niya, mayroong siyang process. Ayan, yung apat na yan. Ayan, kung lahat, i-ano mo. Yan, basta pipindutin mo lang to. Okay. Para makuha yung mode na gusto mo. Tapos yun, may timer siya dun. Siya na yung mag-estimate. Dito naman is yung water level. So, ayan, pipindutin mo lang dito. Ayan. Halimbawa yan, 7 siya yan. Or 8, 9, 10, yun yung max. Tapos yan, babalik siya sa 1. So, pipindutin mo lang ito para ma-set mo yung gusto mong water level. Dito naman sa program. Ayan, yan yung mga program niya. Regular, strong. Ayan, yung 10 na yan. So, yung pinaka-inexplain na sa akin yung regular kasi daw yun yung usually ginagamit talaga dyan. Tapos yung strong, pag sobrang ano, sobrang madumi talaga yung ano, yung mga damit, ayan, tab clean, ganun, kung baby clothes yan, yung kung small loads lang, ayan. Energy saver daw, ibig sabihin daw, ano, hindi ko lang sure, hindi ko na matandaan eh. Pero parang, ano yata, pag energy saver, hindi siya ganun kabilis umikot. Hindi ko lang sure. Ito pala, pipindutin na natin. So, ayan, number 1, regular, yun. Pipindutin mo lang dito kung alin dyan yung ano, yung gusto mo. Ano. So, limbawa yan, regular yan. So, meron siyang child lock dito, pipindutin mo lang itong dalawang to. Ibig sabihin nun, pag naka-child lock yan, hindi siya, ano, kahit pipindutin siya ng mga bata, hindi mawawala yung sinet mo. Ayan. Tapos, pag okay na lahat, so, i-play mo lang siya dito. Then pag ano, halimbawa yun, pinili mo lahat, tapos nagpa-process na siya, naglalaban na siya, kusa siyang mamamatay pag tapos na siya. Ayun siya. By the way guys, ito yung mga kasama niya sa box. Ayan, yun yung manual niya. Then meron din siyang ano, eto takip sa ilalim.
So, nilalagay ito sa ilalim ng washing machine para hindi siya daw pasukan ng daga. And then, ito. Yung kanyang hose. Ayan. Medyo maano lang siya. Maiksi lang siya. Pero may nabibilis sa Lazada na ano eh. Mga 5 meters ganun. Ayan. So, ito pala yung CR namin. Ayan. Bali, ito kasi yung faucet namin eh. So, bumili ako ng bago para mailagay yung hose. Yung ano, ayan. Sana pwede siya. So, meron siyang ano dito. So, ito yung hose, guys. Ito yung lalagay natin sa ano, washing machine. Tapos, ito naman yung sa faucet. So, itingnan mo dito, parang ito yung panghigpit niya. Ayan. Pero natatanggal to, guys, eh. Ayan. Pag tinanggal mo to, hindi ko lang alam kung pwede to. Tapos ito yung lagay natin. Ayan. Sana wala siyang leak. Pero yung iba, yung nagawa nila, pag wala silang ganun, ayan, tatanggalin muna nila itong mga screws dito. Tapos, parang ilalagay nila dito yung ano. And then yun, iikpitan nila dito sa screw. Tapos, iikot nila to. Para yung rubber dito yata, umusog siya. Umusog siya dito sa ano, sa faucet. Magkadikit sila. Pero yun, sana ano, dito, pwede na siya. Muna natin yung ano, yung palitan muna natin yung faucet. So ayan, guys, nalagay na namin. Hindi ko napansin ano pala to. Ito pala yung bukasan nito. Ganyan lang kalakas ng tulo ng ano ng faucet natin. Kaya talaga yung ano, maganda yung washing machine na nalagay namin kasi daw hindi naman yung problema ko. Hindi ganyan kalakas yung ano, yung tulo ng tubig. Minsan ano, mahina pa dyan pag marami talagang gumagamit. Ayan, nalagay na natin sa CR. Medyo mabigat din. So, ayun, guys, test natin kung may leak nga. Pag ito lang yung ilalagay natin, tinanggal ko yung ano, parang adapter. So, alayin siya. Parang yeah, tutulang mo lang ito sa bababa. Tapos, ilagay mo. Ayan. Ayan. So, check natin. So, dito wala siyang leak masyado. Wala siyang leak, oh. So, okay pala siya. So, ito, guys, na ilagay na natin. Ayun. Bali, yan siya. Yan. Ayan siya, guys. Tapos, gumawin muna kami ng extension. Kasi hindi, ano, yun nga, yung hose kasi masyadong maliit. Masyadong maikse. So, kailangan namin bumili ng 5 meters. May nakikita naman sa Lazada, mga 300 lang siya. Ayun. Tapos, ayun, gumamit na lang talaga kami ng wash, ano, ng tawag dito, extension, papunta doon. Ayun nga, dahil maganda yung nakuha kong faucet, hindi na natin gagamitin to. Ayan. Ayan, guys, mag-ano na tayo. Mag-start na tayong gamitin yung ating washing machine. Ito. Saan mo lang siya dito. Ayan. Tapos, ayan, dito yung powder. Ito yung powder, tapos dito yata yung ano, yung fabric conditioner. Ayan, ba ito? Bali, lagyan na natin siya ng damit. So, ayan, guys, no? Nailagay na natin. So, kukulus lang natin ulit dito. Ayan. Tapos, lagyan natin dito.
set na natin siya para makapaglaban na tayo. So unang-una, ayan, i-on na natin to. Maganda siya, hindi siya nagdilik. Tamang-tama to. So, dahil nga ng kanina, i-on natin. Tapos yun, nakaset na yun. Tatlo. Number 1 na lang siguro, gamitin ko. Ayan. Tapos yung water level is number 7. Dahil konti lang naman yung damit. And then yan, pag okay na, yan 44 minutes yung time na binigay niya. So, i-play mo lang siya dito. Ayan. Ayan guys, kung makikita mo, nyo, maglalagay na siya ng ano, ng tubig. Ayan. So, bibili na lang siguro ako ng habang pause niyan. Para sa labas siya nakalagay. Ayan, so ayan guys. Gano'n siya. Umikot na siya. Nakuha na niya yung ganap water na kailangan niya. So, meron pa siya dito. 42 minutes. Ayan. Ah, nagdagdag ulit siya ng tubig guys. Siguro nagkulangan siya ng tubig. Kaya dinagdagan niya. Ayan yung tubig. Ah, nilalabas muna niya yung tubig. Ayan yung tubig. Pinagal niya. So, 26 minutes pa. Ayan. So, umiikot na ulit siya. Lumalabas na tubig doon. Ito na siguro guys, ayun. Nagbabanlaw na siya. Tapos umiikot siya dito. So nag-ano nga siya, nagbabanlaw na siya. Ayan. So 25 minutes pa. Ayan. Ganyan pala siya, pagka nagbabanlaw. Lalagay ulit siya ng tubig. Ayan, nagbabalaw pa rin siya. 20 minutes pa. So ayan, nagbuga na naman siya ng ano, ng tubig. Ayan. So 15 minutes pa. Nasa spin na siya. So, so malapit na siyang matapos. 6 minutes na lang. Tapos na yung ano, tapos na siya mag-dry. Ayan. Tapos, usay siya mamamatay. Ayan.
check din pala natin siya guys kung inubos niya lahat yung ano. So ayan. Then ito guys, kailangan natin tanggalin to. Hilahin mo lang to patas. Ayan. Ayan. So ito siya. Ayan, wala na siyang laman. So, break na lang natin siya. Ayan, ganyan lang. So, ayan guys. Sana na nagustuhan niyo yung review natin dito sa ano washing machine na to. Kung nagbabala kayo ng ano, at least meron kayong nakita niyo itong item na to. Minsan, nakikita ko dito sa Shopee. Minsan, masisearch mo siya. I-type mo lang yung ano yung model niya, makikita mo. Pero mas maganda na siguro kung bumili kayo dun sa ano, yung talaga sa store. Kasi, di ba, mas ma-assist kayo dun. Tsaka, ayun, hindi ko kasi alam kung paano yung setup nila sa Lazada, tsaka sa Shopee pag kalimbawa nagka-problema yung item. Tsaka may charge kasi dun, mas mahal yung charge dun, ng delivery. Ayun. So, thank you so much for watching guys. And, till next time. Bye-bye.